Napakaganda nito ka-prom. Hindi ko alam kung anong kulay niya. Parang ito na yung pinakamagandang halaman dito sa aking garden. Crotons ito ka-prom, pero croton. Iba-iba yung kulay niya eh. Tapos parang pilipilipit. Hello mga ka-promdi, magandang araw sa inyong lahat at kumusta na po kayo? Medyo natagalan yung aking pag-upload ng video pero okay lang yung ka-promdi kasi ganun talaga. So ngayon ka-promdi, excited na akong ipakita sa inyo ulit ang aking napakagandang garden sa likod ng kubo. So sana mag-subscribe muna po kayo sa aking video at i-share nyo rin po yung video after nyo mapanood at sana po magustuhan nyo. At yun nga ka-promdi, matagal akong hindi nakapag-video dahil araw-araw dito umuulan at may sakit din ako. So, pang tatlong linggo na yung ubo ko at nangihinat talaga ako. Talagang parang hindi maganda yung pakiramdam ko hanggang ngayon. So, bali, kahit papano dahil nandito lang naman ako sa kubo at wala naman akong kasama dito, gumagawa pa rin ako ng paraan para magawa ko yung mga dapat ginagawa ko dito sa garden ko. So ayun ka-promdi, update ko kayo sa aking ginagawa kung paano ko siya ginawa at kung paano ko pinaganda. At napakahirap maghakot ng mga puting bato ka-promdi kasi malayo yun dito sa kubo, kaya nagtsatsaga ako kahit na ayun parang hinihika ako, ayun pa rin ginagawa ko pa rin lahat para ayun, gusto kong mapasaya kayo, may makuha kayong idea. Gusto kong pag pinanood yung video ko, masaya kayo. Kaya ito ka-promdi, tingnan na natin yung bago kong video. At don't forget to subscribe po at i-share ang video after mapanood. Maraming pong salamat ka-promdi. At ito na po, panoorin nyo na si ka-promdi habang nag-gardening. Thank you.
Ito na po ka Perm D at tapos na yung ginawa kong extension ng backyard garden dito sa aking kubo. So ito at simple lang siya pero talagang pinagpaguran ko ito at para sa akin maganda siyang tingnan. So ginawa ko dito parang gagawin ko siyang anong tawag doon, bigonya garden, kasi yung mga nakatanim dito na nilagay ko yung mga bigonya. Kasi ngayon ay tag-ulan, so hindi pala pwedeng paulanan ng tudong-tudo ang mga bigonya kasi nasisira siya. So nabubulok. Pero ito ngayon yung mga kaya nilagay ko dito sa medyo mailalim ng puno. Although pag umulan naman, diretso naman sa kanila yung tubig ulan, kaya parang nalulunod sila. Kayong iba nabulok na. Katulad nito kapurum, itong bigonya na ito, napakaganda nito at napaka-lush. Tapos nung habang tumatagal, nakikita ko parang natutumba siya dahil sa sobrang taba niya. Yung pala kaya siya natutumba ka from di, kasi yung niya, yung puno niya ay bulok na. So kaya pinagpuputol-putol ko na lang at itinanim ko ulit yung mga dulo-dulo niya. Ayan, kaya yung parang bagong tanim lang siya. So dahil wala akong ibang mga mapagtataniman, para pinagsama-sama ko na rin ulit niya sa dalawang paso. So, marami akong bigonyang collection dito ka from D. Ayan, yung puti, may pink, ito, ayan. Pero hindi ko sila kilala kung anong mga pangalan ng klase mga bigonya yan. At dito naman sa kabila, yung bigonya star. Then, yung aking bigonya dito na kakatanim ko lang, ayan. Diyan, galing yan sa may bintana ng aking kubo. At syempre, ka-prom day yung ibinibida ko sa inyo yung extension ng aking garden. So, tingnan nyo naman yan, napakaganda. Parang paradise na paradise talaga, no? Tapos sa taas, yung may mataas na puno. Actually, kamansi is siya, kaya pag nahulog yung dahon, parang nagiging pistisa sa halaman kasi napakalaki ng mga dahon niya, para mga malalaking plato na bumabagsak sa halaman. So pag nabagsakan yung halaman, talagang natutumba siya dahil sa sobrang laki. At syempre ito ka from D, yung giant putos na gumagapang dun sa kubo ko, pinutol ko kasi pumapasok niya dun sa loob ng kubo. So nasa ilalim na siya ng kisame. Kaya yan, pinutol ko, medyo hindi ko siya itinanim sa lupa, parang ikinabit ko lang dyan sa kahoy kasi may mga ugat naman siya. Sana mabuhay. Tingnan nyo yung talbos niya. Pinutol ko kasi nabulok yung talbos dahil nasa loob na siya, kaya yun, itong nangyari. Siguro kung hindi siya pumasok dun sa loob ng bahay, maganda sana siya. Pero talagang dapat putulin kasi sobrang laki niya. Yung putos na yung kaprom di, yung malalaking dahon na yun ng golden putos, ganito lang siya kalito. Ito hindi ko alam bakit hindi siya lumalaki, samantalang pareho lang naman yung pinagkunan ko sa kanya. At ito, neon siya pero hindi lumalaki. At ito, sobrang laki na siya. Hindi ko alam bakit nagkaganon. So, ayun. Meron pa rin ako ditong bigonya na yung sabi ko dati, silver. So, nasira din siya ng ulan, nabulok lahat yan. Kaya, tinanggal ko yung mga dahon. So, ayan, gumaganda na naman ulit. Actually, hindi siya silver eh. Parang, nagsisilver lang, silver pink yung dating niya. Ayan ka from this. So, napakaganda ng extension ng garden ko dito. At syempre, inayos ko rin yung yung buong backyard garden. Pero yung dito lang sa may mga puting bato. So, yung kahoy na to, bali mangga itong kahoy nandito. Ang bala ko sana dito ay maglalagay ako ng duyan. Kaya lang napansin ko, parang masyado silang magkalapit yung puno. At kaya sabi ko, wag na lang. Sabi ko, swing na lang ang ilalagay ko. Yung parang may single na upuan, tapos nakabitin lang yung low bed. Kaya lang napansin ko rin, hindi pala masyadong malaki yung sanga ng mangga. Ito. So, kapag nilagyan ko ito ng swing, sigurado, mababali siya sa bigat ko na ito.
Kung design lang, okay lang. Pero siyempre, maraming mga bata dito na dumadaan. Mamaya, bigla nilang upuan at mabali yung mangga. Kaya, antayin ko na lang ulit na lumaki yung sanga at maglalagay ako ng swing. At siyempre, pwede ko naman siyang lagyan ng duyan. Kaya lang, parang alanganin yung pagkalaki niya. Yung place niya, masyadong maliit pa. So, dito... dito, hindi pa ito tapos. So, i-continues ko pa rin ito kapag gumaling na ako sa aking sakit. I-continue ko pa rin itong ginawa ko dito. So, gagawin ko dito nung maglalagay ulit ako ng mga bato. Pero siguro mahirap na kasi yung puting bato. Kaya, na lang, yung ordinary stones na lang din halaman. Ayun. So, bahala na kung anong magawa ko dyan. Basta, nasamain ko na yun. So, pala ka-prom day, mayroon ako ditong medinilya. Ang tawag dito sa Tagalog ay kapakapa or Philippine orchids yung tawag nito, kapakapa. Ay nahulog yung dahon. So na marami siyang bulaklak na dati at nilipat ko na sa sapaso na medyo maganda. So yung ang scenery dito nagkakaroon parang gandang-ganda ako dito sa lugar na ito sa ginawa kong extension na garden kasi parang yung nasa gubat talaga na paraiso kaprondi. At ito siyempre yung variegated na So yung binigay sa akin na rainforest na isang dahon, ito na siya. At variegated na siya kaprondi. So ang ganda niya na bumabagay sa aking sa puting stone. At yung iba naman hindi pa siya mga shadong malago, yung red cherry, yung ito medyo hindi siya masyadong lumalaki, sana gumanda na. So, nilagay ko na siya dito sa ulanan para gumanda siya. Then, yung may pitcher plant ako dito. Kaprom, di may nakalimutan ako. Baka maghinakit naman si Sir Armando Siraon Jr. Armando Siraon Sr. pala. Siya po yung nagbigay ng Medinilya Magnifica. Medinilya Magnifica Plants or Kapakapa sa Pilipinas. Philippine Orchids. Ayan po. Maraming salamat po, Sir Armando Siraon Sr. Ayan po. Matagal ko na itong laging binabanggit plants na ito pero hindi ko nababanggit yung nagbigay. Ayan po, Sir. Maraming salamat po. At itong ko dito, bromeliads na napakaganda. Bawat araw, may sanga-sanga siya, nagbubulaklak siya ng or every 3 days, nagbubulaklak siya ng kulay purple. Pero pink siya. Ayan, yung bromeliads na ito. So, simula siya dito sa magkabilaan niyan. May kabilaan, bawat every 3 days, may lumalabas na ganitong kulay na purple. So, nandito na siya malapit na sa dulo. Siguro pagdating dito, siguro last na yung pagdating dito. Kasi yung nauna dito na sa puno, yung mga unang bulaklak niya. Thank you.
makikita nyo na naman yung aking cute na garden dito sa likod ng aking bahay kubo. So, ngayon po magsha-shoutout muna po ako bago pumatak po yung napakalakas na ulan dahil lumidilim na. So, kanina ko pa gustong mag-shoutout, kaya lang gusto kong ipakita muna yung garden dahil nakikita ko, ayun, babagsak yung malakas ng ulan. Kaya ito ka from the shoutout to Jamel Bibidor Dilantero from Korea. Book Lanusa of Pili Camarines or Maribit Patingan, Maribit Patungan of Barangay Baluyot, Bautista, Pangasinan. Advance happy birthday to Lani Montes of Tagasambato. Basta Lani Montes, November 9. Advance happy birthday po. Shout out din po kay Sir Rolando San Miguel in Rosaldo, San Miguel of Angeles City, Pampanga. Maraming salamat po sa inyo, sir. And ma'am Maribet, sa pag papanood niyo po ng aking mga videos po. Maraming pong salamat. At yun lang po ka-from day. At sana po na siyang kayo at nagustuhan yung aking mga garden dito, mga halaman na ginawa ko, yung mga creation ko. Maraming pong salamat. At yan po, sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakishare na rin pong video at don't forget to touch the notification bell para updated po kayo sa mga bago kong post na videos. Maraming pong salamat mga ka-from day. Diyos mabalos.